Yo, what's up sa inyo lahat? WB mo lahat yan. Tayo mo lang dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa PHTV. Subscribe ka dyan mga kabalits. At eto na nga mga kabalits. Naku po, France na kialam na French Navy hinaras at tinaboy ang isang Chinese warship sa SCS. At yun, bago ang lahat, itinatay reaction video lamang. Anumang sumasala round dito, bahagi lamang natin reaction video. Bahala na kayo, maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Iniulat na isang source na alam na umano ng Philippine Coast Guard ang tunay na kahinaan ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia sa West Philippine Sea at sinabi na pwede umano itong samantalahin ng PCG. Sinabi sa report na naobserbahan umano ng Philippine Coast Guard na iniiwasan ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia na makalapit sa kanila ang mga barko ng US Navy na nagsasagawa ng Freedom of Navigation sa West Philippine Sea. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na ilang beses umanong lumalayo ang mga barko ng China sa mga lugar na kinokontrol ng Pilipinas tulad ng sa Ayungin Shoal kapag nagpapadala ng barko ang Estados Unidos sa West Philippine Sea. Yan nga mga kabalits natin no, na talagang itong mga checkwang to patuloy nga na nangingilag nga dito sa US at talagang nga itong US talagang handang harapin itong mga checkwang to dito nga no, sa bahagi ng ating mga soberanya o teritoryo na ito nga ang isa sa umano'y talagang pwedeng hakbang at talagang pwedeng gawin sa mga checkwang to upang hindi na nga patuloy at patuloy na mamayasa nga sa kanilang mga ginagawa nga dito nga no, sa West Philippine Sea, mga patuloy na pangaharas at pambubuli na kapag kasama nga itong US, tila nga ba bahag ang buntot ng mga dipungal na dipunggol ng mga checkwang to na tuluyang makumporta at bigyan tugon sila nga itong US at talagang nga patuloy nga na makatikim din no, ng talagang bagsik. Na makatikim din ng pagpalag at talagang bagsik ng US pabalik sa mga dipungal na dipunggol ng mga checkwang to. Gumawa nga sila ng isang maling tugon o no, hakbang kapag nandirito itong US na ito nga ang ayaw na ayaw nila nga makumporta dito nga sa bahagi ng ating soberanya o teritoryo. Kaya ganoon na lamang yung pagkaripas at pag-iwas ng mga dipungal at dipunggol ng mga checkwang to kapag nandito nga sa bahagi ng ating teritoryo. Itong US nga na dali-dali nga nawawala itong mga checkwang to kapag nandito nga talagang pagkasama nga ng ating hukbo o ng ating mga tropang naglalayag nga dito nga no, sa West Philippine Sea. At yun, tuloy pa natin. Sinabi naman ng ilang analista na posible umunong samantalahin ito ng Philippine Coast Guard at hingin ang tulong ng US Navy sa tuwing magsasagawa ang Armed Forces of the Philippines ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Iniulat ito matapos nagkasundo ang Pilipinas at France na palakasin ang military cooperation ng dalawang bansa kabilang ang posibleng negosasyon upang payagan ang mga sundalo ng Paris at Manila na makapasok sa teritoryo ng bawat isa. Nagpulong ang mga kalihim ng dalawang bansa na sina French Defense Minister Sebastien Lecornu at ng kanyang Philippine counterpart na si Gilbert Chodoro at pinirmahan nila ang isang letter of intent sa Manila para palakasin ang bilateral defense cooperation ng dalawang bansa. Sinabi ni Chodoro sa isang joint press conference na layunin nilang gumawa ng mga konkretong hakbang sa pag-level up at gawing mas komprehensibo ang kanilang defense cooperation, kabilang dyan ang paghingi ng authority sa kanilang mga leader para makipag-negosasyon sa isang status ng Visiting Forces Agreement. Ang Pilipinas ay may ganitong mga kasunduan sa Estados Unidos at Australia at kamakailan lamang ay sinimula ng gobyerno ang pakikipagpulong sa Japanese government tungkol sa isang reciprocal access agreement. Ang pagbisita ni Lecornu ay ang unang bahagi ng kanyang paglalakbay sa Indo-Pacific at pupuntahan din niya ang French Overseas Territory ng New Caledonia. Sinabi niya na balak umano ng kanilang bansa na palakasin ang kanilang presensya sa Indo-Pacific region.
kasalukuyang pinapalakas ng Pilipinas ang military cooperation nito sa ilang mga bansa sa hangarin na kontrahin ang pagiging asertibo ng China sa West Philippine Sea na kung saan ang dalawang bansa ay matagal nang mayroong maritime dispute. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na pinasabog umano ng isang warship ng Philippine Navy ang isang Chinese drone na pinaghihinala ang nagsasagawa ng surveillance at monitoring sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ayon sa report, dineploy umano ng Philippine Navy ang BRP Antonio Luna dahil sa presensya ng mga pinaghihinalaan Chinese drone sa Pag-asa Island at tiyempo umanong na-detect na nasabing warship ang isang drone na paikot-ikot sa nasabing isla kaya agad itong pinasabog ng hukbong dagat. Sinabi sa pahayag ng Philippine Navy na paulit-ulit umanong nagdi-deploy ang komunistang bansa ng mga drone sa mga islang inuukupa ng Pilipinas sa West Philippine Sea upang magsagawa ng surveillance sa mga sundalo at pasilidad ng bansa sa nasabing karagatan. Ito umano ang kauna-unahang pagkakataon na gumamit ang hukbong dagat na surface-to-air missile laban sa isang Chinese drone at nagbabala ang Philippine Navy na uulitin nila ito kapag patuloy na illegal na manghihimasok ang China sa airspace ng Pilipinas. Iniulat ito matapos sinabi ni Chinese President Xi Jinping na dapat ipatupad ng Coast Guard ng kanilang bansa ang maritime law at kontrahin ang mga kriminal na aktibidad upang depensahan ang territorial sovereignty ng China. Nagbigay ng komento si President Xi Jinping habang ininspeksyon niya ang command office ng China Coast Guard para sa East China Sea area at ang performance, kahandaan at kakayahan ng nasabing ahensya na tumugon sa mga sitwasyon. Sinabi ng Chinese President na kailangang itatag at pahusayin ang mekanismo ng koordinasyon at kooperasyon ng kanilang maritime law enforcement at paigtingin ang pagsugpo sa mga ilegal at kriminal na aktibidad sa dagat. Sinabi rin niya na kinakailangan ng kanilang Coast Guard na pragmatikong isagawa ang mga exchanges at cooperation sa mga foreign countries tungkol sa maritime law enforcement at aktibong lumahok sa international at regional maritime governance. Ang Chinese Coast Guard ay nagkaroon ng ilang konfrontasyon sa mga Philippine vessel sa West Philippine Sea dahil patuloy nitong pinipigilan ang mga ginagawang resupply mission ng AFP sa Ayungin Shoal na kung saan ay matatagpuan sa loob ng EEZ ng bansa. Sa katunayan, naghain ng panibagong diplomatikong protesta ang gobyerno ng Pilipinas dahil sa paggamit umano ng Chinese Coast Guard ng water cannon laban sa isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na naghahatid ng supply para sa mga Pinoy na mangingisda sa West Philippine Sea. Yan mga kabalits natin ay mga ilang patungkol ng mga pahayag at tugon dyan. Na kung saan nga ito, yung ating nga mga PCG na talagang alam daw umano kahinaan ng mga chekwang toon ng China.
Ito nga yung patuloy nga na pagbibigay ng prehensya. Ito nga US nga no, sa ating bansa. Na kung saan dito nga daw umano umiiwas no, itong mga chekwang to. Papaganan dito nga daw umano itong US at patuloy nga na nagbibigay ng malakas na tugon at puwersa rito. Na ito nga ang ayaw makaharap o makatapat ng mga dipungan na dipunggol ng mga chekwang to. Na kung saan ay patuloy at patuloy na dito ay talagang alanganin itong mga chekwang to kapag ito ya kasama natin nga naglalayag nga itong US nga dito nga sa bahagi ng teritoryo nga talagang pinoprotektahan natin. Na itong mga chekwang to ay patuloy nga nag-uumiyak ito sa US kapag talagang nga may mga hakbang at talagang nga may mga pagpigil at talagang hindi nga pagnanais na pagtagumpayin itong mga hinayupak ng mga chekwang to. Kaya dyan ay patuloy at patuloy umano na ito nga ang kinaayawan o kinakatakutan nga daw umano ng China. Itong galaw ng US dito nga no, sa West Philippine Sea dahil eh, talagang hindi nga pumapayag rin itong US na tuluyan nga mapasakamay ng mga dipungan na dipunggol ng mga chekwang to. Yung teritoryo na talagang pinaplano at talagang balak ng kunin ng mga dipungan na dipunggol ng mga chekwang to. Na ito nga, ang maaari't maaari nga talagang panapat o tumapat nga ng mga chekwang to. Yung prehensya at talagang mga sasakyang mga pandigma na talagang yung mga barko ng US tila nga ba iniilagan ng mga chekwang to. Natuluyan nga makumporta ito at tuluyan gumawa nga ng pansariling hakbang itong US no, laban nga na pinagagawa ng mga chekwang to ng China dito nga no, sa bahagi ng teritoryong nais nilang makamit kabilang na itong West Philippines. At kayo, kayo na ba na magkomento sa ibaba na nais nyo ikomento patungkol dyan? At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa PH TV. Subscribe kayo dyan mga kabalits. At yun mga kabalits, tumulang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits.